So hi guys, welcome back to my vlog again. So ngayon, pag-usapan natin habang nandito ako sa jacuzzi, nasa Maldives ako ngayon guys. Pag-usapan natin kung magkano ba talaga yung nagastos ko sa Morocco. For 15 days guys, ang nagastos ko ay nasa, magkano ba? Nasa 50,000 pesos guys. Oh, 50,000 sa 15 days na 'yon. Pero hindi kasama doon yung ano ko, yung ano 'yan, yung airfare, kasi yung airfare namin ay free 'yun galing sa hospital namin, kasi yung hospital namin guys may dalawa siyang ticket every year. So since hindi naman ako makauwi sa Pinas kasi na-cancel yung flight ko, so pinareroute ko lang sa Morocco yung isa kong ticket. So nagbayad ako, actually nagbayad ako doon ng mga 450 SAR. Oo, magkano ba yung 450 SAR? Basta i-multiply nyo na lang ng 13.3 yata yung palitan ngayon ng pesos eh, to SAR. So yun guys, for 15 days. Tapos yun, 50k. Pero hindi pa yung kasama yung ano, kung may bibiling ka pa sa lubong. Yung kasama ko, nasa mga 60k yung nagastos niya, kasi madami siyang pasalubong, bumili, madami siyang nabili. At bumili siya ng carpet na galing sa Moroccan carpet guys, galing sa Morocco, doon mismo kung saan paggawa ng carpet nila. Tapos, from Riyadh, so from Riyadh to Casablanca, yun yung flight namin. So Casablanca guys, day tour. Day tour kami doon, pero nag-ano kami ng taxi na, pero mahal ngang binayaran namin eh, nasa 350 yata yun. Ano ba yung pera ng Morocco basta? Oh, 350 dirhams, 350 dirhams. Tapos kung ako sa inyo guys, wag na kayong mag-ano ng hire ng taxi. Yun ang kamalian namin. Kasi mura lang pala yun. Per ano, parang kada sakay mo, nasa 20 to 25 lang yung babayaran mo. Or ipa-meter mo guys. Usually may meter naman sila doon. Ang, yun nga yung ano, yung malayo nga yung ano namin. Nasa 9 dirhams lang yung binayaran namin. Basta sabihin nyo lang meter. Oo, kasi wala namang ano, may isa lang pala doon. May isa lang gustong mang ano sa amin, mang pera. Eh, di ba 15 days kami doon. So, naikot na namin lahat-lahat ganun. In-advise na kami ng mga natuluyan namin na ganito lang yung babayaran mo. So, si Kuya ay galing doon sa train station ng ano, ng Casaport. Sabi namin, dito kami magpakuha ng ano, swab. Sabi ba naman sa amin, 100 daw. Eh, binayaran namin nung nag-taxi kami galing doon, nasa 9 dirhams lang ng umaga. Oo, siguro pag traffic nasa mga 13. So si Kuya ay gusto kaming anuhin, budulin. Yun lang naman guys. Tapos, ang napuntahan na namin doon ay, so nagpunta kami ng Casablanca, o na Casablanca diba yung flight namin. Tapos pumunta kami ng Marrakesh by train. Oo. Tapos, from Marrakesh, nagkuha kami ng tour guide, kasi from Marrakesh to Fez, parang 3 days yun guys. Kasama na dun yung Sahara tour. So yung nabayaran namin dun guys is magkano ba nabayaran namin? Nasa $260 yata guys. Parang ganun, nasa $260 per person yun. Oo. Basta nasa 700 plus yung nabayaran namin lahat. Pero guys, sobrang sulit yun. Oo. Ilalagay ko dito yung ano, yung kung anong pangalan ng ano na yun, ng agency na yun. Kasi sobrang sulit niya guys. Ang una, tinatanong namin, kasi nakikita namin sa mga
na yung pangit na hotel. So tinanong namin, sabi niya, ano na, luxury hotel daw. Anong luxury hotel? Wala ba kayong picture? So wala daw. Pagpunta namin dun guys sa Daddy's George pa lang, sobrang ganda ng hotel niya guys. Day one yun. Sobrang ganda ng hotel kasi luxury, luxury pala talaga ang pangalan ng hotel. Tawa kami ng tawa guys. As in sobrang nakakatawa kasi yun pala yung pangalan ng hotel. So pagdating din namin ng Sahara guys, grabe. Sobrang luxury camp din. Camel luxury camp tour yata yun yung ano namin. Oo, kami lang din yung tao kasi nga wala masyadong tao sa ano ngayon sa walang masyadong tourist sa Morocco guys kasi di ba dahil pandemic, pero sobrang daming tao lalo na yung sa beach doon sa may Tangier at saka sa yung isang beach na pinuntahan namin, sobrang daming tao yung mga Moroccan kasi mahilig sila sa beach, as in parang araw-araw sobrang puno yung beach nila doon. Oo, ganun. Tapos, so, galing, di ba, Marrakesh, nag-day tour lang din kami doon. Tapos, Sahara, tapos Merzouga, lahat. Ozazart, na daanan namin yan, guys. Sobrang ganda ng Ozazart. Ozazart, yata yan, Ozazart. Basta ganun yung pag-ano niya. Oo, kasama na yun sa tour. Tapos, hanggang Fez. So, sa Fez naman, pumunta kami sa Bulubilis, Meknes, at saka, may ano dun guys, yung pinakaunang city nila kung saan yung, hindi ko sigurado ha, kung saan yun si, nakalimutan ko lang pangalan. Oo, yung anak ni Muhammad yata, basta or Apo, basta ganun. Oo, maganda dun guys, pero dati close daw yun para sa ano, mga hindi Muslim, so hindi ka makakapasok dun. Ngayon lang sila nag-open, pero parang may sacred pa rin sila doon na site. So, hindi ka pa rin makakapasok doon. Doon, makakaikot ka sa village nila, pero yung may gate na doon na para sa kanila lang. Parang sa mosque yata yun. So, sa Bulubilis din, guys, ancient, ano siya, ruins ng mga Romans at ng Berbers. Oo. So, maganda din doon, guys. So, pagdating namin Fez, pwede lang din kayong mag-day tour doon sa mga ano nila, sa mga Medina. Oo. Tapos galing Fez, nag-Chef Shawan na kami guys, yung Blue City nila. Oo, maganda din yung Chef Shawan. Actually nag 2 days kami doon kasi akala namin isa lang yung bus company doon. Madami pala guys. Oo. Kasi akala namin hindi na kami makalabas. So nag-antay kami ng nag 2 days kami sa Chef Shawan para makabook kami. So, meron pala yun guys doon sa ano, kung pupunta kayo sa bus terminal nila, meron dong ano, marami silang bus na paralabas lang na papuntang Tangier, papuntang Tetuan. Oh, yung isang Tetuan din, yung maganda din yan. So, actually, nag-Tetuan na kami kasi ang original plan is pupunta na ng Tangier, tapos Rabat. So, nag-Tetuan kami guys, which is hindi naman kami nagsisi kasi sobrang ganda niya. Oh, sobrang ganda din ng dagat, pero sobrang daming tao. Oo. Tapos from Tetuan, nag one day na lang kami din doon guys. Tapos from Tetuan, nagpunta na kaming Tangier, mga 1 hour yata yun galing sa bus. Tapos nag one day din kami doon, nag Airbnb lang kami yung inano namin. Mura lang din yun guys. Tapos from Tangier, nag fast train, anong tawag doon, basta na kami papuntang balik ng Casablanca. Actually, may Rabat pa yun, guys. O, nag-Rabat pa din kami. Bumalik kami ng Rabat. Nag-day tour lang din kami. Kasi, na-stress na kami sa bag namin. Kasi, tingnan mo, halos every... Ang pinaka-maximum namin na nag-stay sa hotel is 2 days lang. Tapos, ano na, labas-labas na naman kami. So, stress, mas stressful, guys. Kasi, naka-luggage kami. Hindi kami naka-backpack, eh. Oo. Tapos, yun nga, na, kaya sinabi namin, diretso naman na kami Casablanca, tapos bago mag-day tour ng Rabat. So, regarding naman sa mga, ano guys, Medina nila. Actually, maganda sa Medina tumira guys, kasi makikita mo talaga yung Moroccan architecture, yung mga tiles nila. As in, sobrang ganda ng, makikita mo lang siya sa loob, hindi naman siya, parang siyang squatter kung sa Pinas, pero yung squatter nila na social, yung, basta,
hindi siya maganda sa labas, pero makikita mo pagpasok mo sa loob ng bahay, wow, ito pala yung ano, ito pala yung loob ng bahay nila. Sobrang ganda. As in, sobrang ganda, guys. Oh, actually, sa simula kami sana sa Marrakesh mag, ano, Medina. Kaso, ang nabook namin na Medina, guys, ay doon sa loob-loob. Kaya natakot kami. Kasi paggabi, paano kami lalabas? Paano kami uuwi? Ganun. Ano lang, guys. Tip lang. Pag nagbook kayo ng Medina, kasi maganda talaga yun. Yun yung ina-advise ko na tumira kayo doon. Oo. Kasi bahay siya ng mga Moroccan talaga. Sobrang ganda doon sa loob, promise. Sobrang ganda. Hindi kayo magsisisi. Pero tingnan nyo muna sa map. Kung saan banda sa bandang gate lang ang i-book nyo. Kasi pag sa loob, wag na masyadong sa looban. Ano, hindi ko din ina-advise na pupunta ka pa sa masyadong looban. Kasi yun yung isang kamalian namin. Kaya napagastos kami lalo sa yung sa Marrakesh. Kasi nilagay kami ng ano doon, ng driver, nilagay kami sa napakamahal na hotel. Imagine, 10,000 binayaran namin sa 2 days. Sobrang mahal. Tapos hindi okay lang naman kasi comfortable naman, pero hindi siya worth it para sa akin. Oo. Tapos mahina pa yung internet nila. Tapos bumawi nga lang sila sa ano, sa mga sa pagkain ganun. Tapos, nag-isawera pa pala kami, guys. Pagdating naming Marrakesh, hindi pa kami umalis agad ng Sahara Desert. Nag-isawera galing sa ano. Nagkuha lang kami doon ng tour. Parang iiwan ka lang nila doon, tapos ikaw nang bahala doon. Yung sa Isawera naman, malamig siya. Maganda doon, guys. As in, maganda pati yung mga cafe-cafe nila doon, mga kape-kapehan. Oh, maganda. Pero madami pa rin tao. Madami. Oh, maganda din doon maligo. Maganda din beach nila. Oo. So, sa ngayon, kasi pandemic, ano lang, kasi lahat doon, guys, parang ang dami namin napuntahan na city, na mga, ano, malaki, maliit. Yung mga tao doon, hindi nagmamask. Konti lang nagmamask. Sasabihan kanila na hindi kami naniwala sa corona, lalo na doon sa Chef Shawan. May nagsabi sa akin na, hash daw yung marijuana daw, sabi niya. Kung gusto ko ba daw. Tapos sabi niya, kaya wala kaming corona dito kasi dahil daw doon. Kahit naman ang laki ng ano nila, ang taas ng rate nila, guys. Nung pagpunta namin, nasa 9,000 to 10,000 sila daily. Tapos may curfew sila, guys, pero hindi ko nga maintindihan eh, kasi nasa labas pa rin yung mga tao, walang mask. Oh, usually sinasarado lang nila yung Medina. Kaya nung sa Chef Shawan, pagdating namin, muntik na kaming hindi pinapasok doon sa Medina kasi close na daw. Kasi may pulis doon, tapos may barikada. Buti na lang kinausap ng driver namin, sabi niya na, papasokin nyo na to kasi madami silang bit-bit, naka-trolley kami. kaya pinapasok naman kami. Tapos mag-ingat lang talaga, guys, sa mga kasi madami sa kanilang pupunta kang Medina, pupunta ka kahit saan, maglakad-lakad ka lang sa labas, sa park nila. Sabi nila, gusto mo bang tour, ganun-ganun. Lalo na dun sa, ito na naman, napagastos kami dun sa, saan ngayon? Sa fest yata yun. Kasi si kuya ay alok ng alok, tour, ganun, punta kayo ng tannery. So sabi namin, hindi nga kami pupunta. Sabi niya, hindi, wala naman perang involved dito. Doon ako nagtatrabaho. Alam na namin yan, guys, kasi day one pa lang marami ng ganyan. Tapos in-advise na din kami ng kaibigan namin na nauna doon na wag daw kaming sumama sa ganyan. Kasi nga, hihingi sila ng pera in the end. Oo. Sa kakatanggi namin kay kuya, pumasok kami doon sa biglang liko kami. Tapos sabi niya, walang dyan. Kainan lang. Sabi niya, sige, kakain naman kami. Hindi niyo kami sinundan. At alam niyo ba, yun na yung pinakamahal naming nakain doon. Nasa 400 dirhams yung binayaran tuloy namin. Visit na yun. Though sobrang grabe, sobrang daming pagkain niya. Pero, okay lang. Basta sobrang daming pagkain niya. So, ganun yung may mga nakakatawa nga kaming experience na mga ganyan-ganyan. Basta mag-ingat lang doon, guys, sa mga ganyan tao. Huwag lang kayong sumama agad kasi nga,
manghihingi sila. Gaya dun sa Volubilis, sinasabi sa amin na, ano, kasi yung sa Volubilis nagmamadali kami kasi nagpaantay kami taxi. So sinabi namin na hindi kami magpapag-guide. So may guide dun na nangungulit, sabi na hindi kami magpapag-guide. Sabi niya, okay. Ang isa dun, sumusunod sa amin, sabi niya, okay lang, ano naman ako dito, hindi ako guide. Taga gardener daw siya dun. Susunod siya ng sunod. Sinabi ko na nga sa mga kasama ko na, ayan na, paghuli niyan, hihingian tayo niyan. So, ganun-ganun. Sabi niya, huwag kayo mag-alala. Ano naman ako dito, ganun-ganun. Tapos nag-explain na siya. So, syempre, pag ganun talaga, maiisip ko na ganyan. So, pagkatapos, alam niyo ba yung sinabi niya? Tapos sabi namin, thank you, sabi niya. Alam niyo, sabi niya, nothing for me. O, oh, diba? So, nagtawanan na lang kami after namin nagbigay na naman. Oo. Pati dun sa napagastos sila kasi bumili sila dun sa carpet ng ano, Moroccan carpet. Oo. Tapos pati sa argan oil, Diyos ko, ang daming. Basta pag nag-tour kayo, dadalhin nila kasi kayo sa mga ganyan. So pwede naman kung hindi na kayo bumili, sabihin nyo lang na wag na kaming dalhin o para makaiwas gastos. So all in all guys, masaya sa Morocco. Oo. Basta maging alerto lang kayo at pero wala namang ano doon, walang snatch, walang magnanakaw kasi yung cellphone namin, lalo na sa mga Medina, yung mga papasok-pasok, hawak-hawak lang namin, wala namang nangyari sa amin doon. Safe naman siya guys, o tsaka ano, basta mag-ingat lang kahit saan ka naman pumunta, may ano naman talaga, masasamang loob. Mag-ingat lang palagi. So kung may mga tanong kayo guys, i-comment lang kayo sa baba regarding Morocco. Oo, kung sa mga tinuluyan namin at sa mga tours, mag-comment lang kayo. So hanggang dito na lang muna guys kasi mahaba ng ano at gusto ko nang enjoy yung nawala na yung bula ng ano, ng jacuzzi. So maasalam, hanggang dito na lang, maasalam, bye!